Samantala, hindi pa rin pinapayagan na makadaan sa Arellano Street sa Dagupan City ang mga bus at truck. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa ngayon wala pang schedule kung kailan possible na buksan sa mga truck at bus ang Arellano Street. Pero sa oras doon na matapos ang konstruksyon ng kalsada ay bubuksan na rin kaagad sa mga heavy vehicles. Naiangat ng overpass sa bahagi ng Arellano Street sa Dagupan City. Bagamat inaayos pa, pwede na sanang dumaan sa lugar ang mga bus at truck. Pero ipinagbabawal pa rin ng poso. Sa may Alimango, banda doon, 2-lane pa lang ang ginagamit natin. Kung makakadaan na yung mga big bus dyan, mga truck, ay magkakagusot-gusot tayo. Bukod dito, may ginagawa pa sa bahagi ng Arellano Street, kaya hindi muna pinadadaanan ang mga bus at truck. Samantala, halos 2 linggo matapos buksan ang 4 na lane ng Arellano Street at MH Del Pilar Street, bahagya umanong gumanda ang daloy ng trapiko sa syudad. Ang laking bawas, maganda, nasa 30% na bawas ng traffic. Medyo maganda na yung ngayon, takbo ng trapiko kasi bukas na yung mga maganda yung pagkakagawa ng kalsada. Nakabantay pa rin ang mga traffic enforcer sa mga pangunahing kalsada para mamonitor ang usad ng mga sasakyan. Chris, observation ng poso, malaking factor sa traffic decongestion sa lungsod ng Dagupan ay yung pagkakaroon ng mas maluwag na kalsada na from 2 lanes ay ginawa itong 4 lanes. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.